Usong-uso na ngayon ang paggamit ng bisikleta bilang transportasyon. Bukod sa makatitipid ka sa pamasahe at gasolina, makakapag-exercise ka pa. Kaya naman nakaisip ng kakaibang bisikleta ang grupong ito na mula sa Cebu. Mula pagkabata ay hilig na ni Mang Allen ang pagbibisikleta. Kaya naman naging libangan na lang ng kanyang pamilya ang paggawa nito. At para lalong madagdagan ang ideya, nagsanib pwersa pa sila ng kanyang mga kabarkada na si Johnny at Jojo. Konting welding, assemble, kaya naman nang matapos, it's very incredible. Mula sa mga luma o patapon ng mga gamit, maituturing na masterpiece ang kanilang mga obrang dipadyak. Bibili tayo ng original, mahirap at mahal pa. Kaya isipan mo lang gumagawa, bibili ako ng mga yung pipe niya para gawing frame. So, bili ako din sa mga junk shop, yung iba mga surplus, yun ang ina-symbol ko. Ito ang kakaibang bike ni Tatay Allen. Kaya kung nagsasawa na kayo sa mga karaniwang bike dyan, subukan nyo ang kakaibang bike dito na iba't iba. May dalawang gulong, may isang gulong, may apat ang gulong. At hindi talaga sila nauubusan ng ideya. Biruin mo pati mga anak niya na hilig na rin sa pamumulot ng scraps upang makabuo ng mga bisikleta. Mga ang sunod namin gagawin yung mga Philippine brands na hindi naluluma na at wala nang masyado dito sa Pilipinas kasi vintage na lahat eh. Ang iba ginagawa na lang ng tricycle o sikat-sikat. Sa ngayon ay wala pa silang planong ipagbili ang mga ito dahil para sa pamilya, ito ang kanilang natatanging pambato. Kaya naman ito ang libangang may pakinabang. Napansin ko ngayon na maraming kabataan ang nalulong ng bisyo, then na-addict ng computer games. Kapag ito ang binisyo natin, marami tayong makukuha, good health din. Nakapromote din ito ng sa environment, walang pollution. Kaya abangan nyo mga ilalabas pa ni Tatay Allen. Ito lang yan sa Cebu. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.